Hi, this is Justin Albert Lopez. Welcome to Unlitalk sa ating pangatlong episode. And of course, kasama ko po si Miss Dragon. Margaux Dragonessa. At saka dahil dyan, mayroon tayong isang batang-barang singer. Ay, yung bagets natin. Oh, yes, wow, bagets na bagets. Ayan, malalaman po natin mamaya sa pagbabalik ng Unlitalk with Justin Lopez. Ayan, at ang ating guest ngayon ay isang napakagwapong singer. Batang-batang singer. Millennial singer. Diba? Diba? Talaga ba, Dok? Wow. Yes! Excited na ako dyan! Siya nga pala si Ian Navarro, ang ating kahamis kanjin beauty water endorser. Ay, wow. Siya po yung kauna-unahang nag-endorse ng kahamis beauty water. Mm-hmm. Si Ian is nanggaling siya sa Studio 7, Do It With Me sa GMA. Another blessing naman to para sa akin. Another and isa rin siya, kasali rin siya sa The Class Season 2. Hi, I'm Ian Navarro. I'm 22 years old from San Pedro. I know you don't do it usually, but dear Lord, she's dying to dance with my father again. Napakabait na bata ito si Ian at napakagaling pumanta. At ito ay dinudumog siya pag every time na may mga mall show kami, may pinupuntahan kami mga show sa Visayas at Mindanao, talaga pong dinudumog si Ian. Wow. Balita ko single to, tanong natin sa single kanya. Single. Ay, one ko ngayon, malalaman natin kung single. Ayan, sige, si Ian. Go. So, Ian, paano ka ba nag-start as a singer? Bilang, ano ba nag-start ng singer si Ian Navarro? Yung sa singing career ko po, kasi yung sa pagkanta, naman ako siya sa daddy ko. Wow. And then, yes po. Tapos, nung nagbargo na po yung daddy ko, yung mami ko na po yung tumutok sa akin sa pagkanta. Pinapasali niya ako sa mga singing contest sa school. Tapos, kahit hindi siya singer, tinatrain niya ako. Talaga? Ganyan. And then, growing up, pero teka, ano yung first song mo na inaral? First song is yung It's a Small World. Wow, cute. Yung kay Lea Salonga. Kasi yun yung sa school namin nun. Mm. Yes. Tapos ano nangyari nung lumalaki ka na? Tapos nung lumalaki na po ko, nilakasan ko yung loob kong sumali sa choral nung high school. So parang sabi ko lang sa mami ko, if ever na makapasa, why not? If hindi, okay lang. It's a great experience din. Mm-hmm. Sa awa ng Diyos, nakapasa naman. Until 4 years ako sa choir, so wala akong formal training as a solo singer. Doon ako nag-start na ma-train, kumbaga yung mga technique sa pagganta, pero sa choral singing po. And then, hanggang sa nadala ko po siya nung college na naging scholar po ako sa UE. Because UE of choral. The choir? Because of the choir po. Ay, ang galing! So, anong school to? Siyempre, pasalamatan mo naman. Yes po, from the University of the East Manila. Ay, ang galing naman. Doon din po ako gumraduate ng BS Information Technology. Because of your singing then. Yes doon po. So, kakanta ka dun sa choir, tapos yung school mo is also part of the study. Yes po. Ah, that's good. Ang ganda. Sana lahat ng mga estudyante ganyan. Ano, oh, Dok? Ano, Dok, ang pwede natin? Ang ganda lang outfit mo. Gusto ko yung mga outfit. Doktoran mo na tayo. Congratulations. Partner. Dahil sa kahamis, dahil sa iyong kahamis kangen water na yan, kailangan mo maging doktor. Yes. So yan, kung may magandang offer sa iyo sa showbiz na maging artista, payag ka bang iwan o ipagpalit ang singing career mo? Siguro po, kung kaya naman pong pagsabayin, why not? Kasi paano kung paghuhubarin ka, sexy, gano'n, mga Gardo Versosa? Well, kung prepared na po yung katawan natin. Hindi, kung sabihin, hindi, gusto ko ganyan, sabihin ng direct, hindi, gusto ko yung ganyan itsura ng katawan mo, ganyan. Siguro po, for the sake of artistry, why not po? Kasi, kumbaga, character ang pinoportray natin dun, hindi yung sarili naman natin. Ah, good job. So, Ian, sino ang biggest influence sa career mo ngayon? Siguro po, ang biggest influence sa career ko ngayon would be Eric Santos. Bakit si Eric Santos?
Kasi sa singing career ko po, siya yung ano ko eh, lagi kong pinapakinggan nung bata pa lang ako. Then yung ibang techniques niya before, yun yung usual na ginagawa ko sa pagkanta eh. Pero abang tumatagal, na-realize ko na as a singer, you need to be unique for yes. as sa sarili mo. So you need to find your sound na pag narinig ka ng tao, hindi ka nila mako-compare sa kahit na sinong singers. Pero other than that, kasi yung si Eric Santos, nanggaling siya sa isang singing contest mm-hmm. din na natalo siya, but then na wild card. So andun yung parang perseverance niya na to not give up yes. on his dreams. Kaya yun yung inspire ako sa story niya. So what is the biggest achievement mo so far? Biggest achievement so far would be yung nakasali ako sa GMA, Studio 7's Duet With Me also sa The Clash. Kasi po, mm-hmm. yung Duet With Me is an access pass for The Clash na kapag nanalo ka doon, didiretso ka na doon sa top 64 ng season 2 ng The Clash. So it is my first legit sing contest on national television. Wala pa ako ibang sinalian. Kaya wala rin nakakaalam na sumali ako, maski yung mommy ko. Nagulat na lang siya na, oh, kasi bawal sabihin eh, di ba? Bawal silang pangunahan. Pagka may mga contest na ganun. Well, pwede naman po. Kumbaga sa sake ko lang, na at least kung hindi man ako manalo, wala parang nakakaalam, less disappointments, no need to promote bagay. On social media. Ay, okay lang din naman yun. Kasi yung fact na pumasok ka na dun, it's already something for you na ipaglaban. Yes po, and that is one thing din na natutunan ko nung nakapasok ako na kumbaga, it doesn't mean na natalo ka, doon na natatapos. Yeah, sabihin mo nga yan sa mga baguhan natin na mabilis na bumigay. Yes, ayan sa mga nangangarap dyan na kapag nadapa kayo, tumayo lang kayo kasi gano'n naman ang buhay. Doon kayo matututo, doon kayo magiging strong, and doon ka magiging independent as a person. Tsaka huwag silang basta, kasi usually yung mga ganyan, marami dyan pagka hindi na napili, maglalasing, magdodroga, kung ano-ano ginagawa. So at least dapat practice pa rin, ano? Yes. Oo, yan yung sinasabi, try and try until you succeed. Oo, yes. Hindi yung try and try until you die. Huwag ganun. If you die, at least you try. That's oo, so Ian, ano naman ang pinakamalungkot na nangyari sa buhay mo at paano mo ito nalagpasan? Yung pinakamalungkot po na nangyari sa buhay ko would be yung nawala po yung daddy ko last this is just last November po. Oh wow, mag-iisang taon pa lang. Isang taon pa lang po. Oh, biglaan po talaga siya. Kasi okay naman po siya at actually he's losing weight that time. Okay. And then we just received the call na stroke daw po siya. And dito then, sa Pilipinas? Dito po sa Pilipinas. Kasi po nasa Laguna po kami that time, tapos siya po nasa family, nasa parents po niya, kaila lolo at lola sa QC. So gabing-gabi na po noon, then tumawag po sila until, siguro 1 month po siya nasa hospital, tapos binawian din po ng buhay. So that was very tragic kasi nagulat po kami, hindi po namin alam kung ano gagawin, even on the financial side, kung paano po namin gustusin. Sa Pilipinas, hindi naman yes po. Natural yung gano'n. So at least, ilan ba kayong magkakapatid? Dalawa po. Pang ilan ka? Panganay po. O di ikaw ang nag-shoulder ng mga lahat ng yes, gano'n? Yes, parang gano'n na po. Ngayon po, nagtutulungan kami ng mother ko dun sa pagpapaaral ng sister ko. Kaya... Ah, kaya ka single. Single ka ba? At saka, napakabait na bata ito siya. Napaka-responsible. Dahil pala siya yung parang tumayong ama dahil nung nawala yung ama niya. Siyempre, gano'n naman sa mga seryoso anak na siya ngayon. Panganay. Oo, seryoso. Parang ako panganay. Pero ba't ako hindi ako seryoso? Tsaka, dream, yung dad ko po kasi dream din po niya na makita ako on TV. Kumakanta. Pero nakita ka niya? Actually, hindi. Yun nga po yung nakakalungkot. Hindi na po niya ako nakita. Ay, hindi ka na niya nakita? Hindi na po. Kailan kayo po na singing competition, hindi na po. Wala na. Wala na siya noon. Wala na po. Uy, pero dinededicate mo pala lahat. Sayang. Yes po. Kaya, siguro po yun na po yung nag-strive sa akin na, sige, laban mo na yan. Kumbaga, ano mang mangyari dyan. Ganun ang buhay. Kasi, yes. At least, hanggat di mo tinatry. Yes. At least kung sa ngayon nakikita ka niya na isa ka ng sikat na mga awit, siyempre, alam mo naman natin na very proud yung dad mo sa iyo. And you are very blessed kasi nga tinutulungan mo yung family mo. Kasi at your age, ilang taong ka pa lang? 22 po. 22. Yung iba nga nag-asawa na, nag-anak na, iniwan na yung pamilya nila, ganyan. Ikaw nandiyan ka pa rin. At bakit ka single?
Wala pa sigurong dumarating. Hindi mo tsaka iniisip, ayaw mo. Sa bagay sa lalaki, ikaw manliligaw. Wala ka ba napupusuan? Meron po, may naging crush din. Mga ka-chatmate mo, ganun, ka-classmate mo, ako, ganun. Then may wala ka ba talagang past or past po, nasaktan siyempre, ka ba kaya ayaw mo? Yes po, actually. May ay, sinaktan ka pala. Baka kasi malandi yun. Wala malamang. I'm sure. Bait-bait dito. Maluloko ka pa. Chelsea. Okay. So, Ian, ano ang may advice mo sa mga nangangarap pang sundan ang mga yapak mo sa pagkakanta? Sa ngayon po, siyempre, I'm still starting din sa aking career. Mm-hmm. But alam naman po natin na once na mag-strive tayo and mm-hmm. we give our 100% best sa ginagawa natin, pupunta rin tayo dun sa gusto nating kapuntahan. So, ang advice ko po sa lahat ng mga gustong sundan yung yapak na ginagawa ko ngayon, just believe in yourself. Yes. And always, always think na yung mga bashers, mga inggit lang yan sa'yo kasi hindi nila nagagawa yung kaya mong gawin. And isipin mo, more than entertaining the bashers, isipin nyo yung mga taong nai-inspire nyo, yung mga taong napapasaya nyo. Yun ang unan yung entertainment. Yes. O, huwag kasi, yung nagpupuna. Mm-hmm, no, yung tama. Parang sa simpleng ginagawa mo, hindi mo alam na parang nakakaganda na pala yung araw ng ibang tao. Correct. Yun yung na-realize ko on social media din na yung simpleng pagla-live ko lang din, katulad nun sa isang app na pinag-streaman ko ngayon, na simpleng in-entertain ko sila, kinakausap ko lang sila. Hindi mo naman sabihin yun, ah. Gaya ng ano? Ah, yes, which is the Kumu app po. Ingat na ingat kayo magsalita. Yung Kumu app, so sa lahat po ng Kumu users dyan, yung simpleng pag-entertain ko po sa kanila, kasi minsan nasa ibang bansa sila, nalulungkot. Minsan, yun na yung nagpapagaan ng araw nila. Aww. So parang for me, it's a good thing na I made their day in that simple way. So you're blessed kasi nagpasaya ka eh. Hindi ka nag-negative. Diba? Ang dami-dami nag-negative ngayon. Mas masaya kaya na magpapasaya ng maraming tao. Good vibes, good vibes lang. Napakagaan sa feeling. Good vibes. Gaya nitong show na to, itong Unlitalk na to, ang positioning talaga natin dito is to give good vibes. Kumbaga parang walang super sikat. Kasi ang hirap na sumabay sa sikat. Ang sikat, nalulubog din yan. Pero ang point dito is nakakapagbigay ka ng magandang aral, na magandang araw, at magandang buhay. Yes. At syempre, ang kagandahan ng pahamis. So, yeah, may gusto ka pa bang ipopromote? Oo nga. Ayun po, so sana po ay follow nyo po ako sa aking mga social media accounts. On Facebook, that's Ian Navarro. Also on Twitter and Instagram, Ian Navarro 09. Tapos yun nga po, sa mga Kumu users po dyan, follow nyo rin po ako sa Kumu at Ian Navarro. Ayun. At saka, bigyan mo naman kami ng sample ng iyong kanta. Sige po. Para naman marinig nila. Tapos ano naman, English naman kaya, English. Tagalog. Kasi, syempre YouTube to eh. So, syempre baka para ano, yung mga kinakanta nila. Maraming makapanunod sa atin. Oo, okay. Ikaw pa, Sir Justin, anong favorite song? Yung kanta ni ano, sabi mo, ni Eric Santos. Mm-hmm. Alam mo yung I'll Never Go ba yun? I'll never go. Memorize ba yun? Hindi masyado. Ano may kanta parang, ni Eric? Parang okay naman po. Oh, sige, Kim. Dali, kanta ka na. And so sa mga lahat ng nagmamahal dyan, para po sa inyo itong kandang do. I'll never go far away from you. Even this time will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. Lamig! Ininom ako! Yan ang ganda ng sounds. Yan. So sana wish namin sa'yo magkaroon ka ng album. Salamat po. Photo album. Hindi. I'm sure marami dyan mga recording company that are also looking for mga fresh new talent na hindi na nakakasawa. Kasi minsan nakakasawa na yung mga musicians and mga singers paulit-ulit na lang. Mm-hmm. Parang paulit-ulit lang. Parang cheque lang yan. Tsaka patuloy mo lang yung pangarap. Wala namang masama sa mga pangarap. Dahil nandito naman kami para sa iyo. Ito lang kayo para sumuporta sa iyo. At saka, sino ba ang mga taong pasasalamatan mo? Pwede mo silang pasalamatan. Yan. Ayun, syempre unang-una po kay God. Amen. Kasi kung di po dahil sa kanya, sa blessings and talent na binigay niya sa akin, hindi ko po mapapasok yung ganitong passion and dreams na gusto kong abutin. Then, secondly po, syempre kay Sir Justin. Sobrang laking pasasalamat ko kay Sir Justin kasi
unang-una nung time na wala pa akong, hindi pa ako nakikilala ng maraming tao, siya yung nandyan para suportahan ako na siya yung nagbibigay ng events sa akin. Wow. At the same time, guys, kumakanta na siya noon. Kumakanta ka na noon. Oo. Wow. Yes po. Actually, nag-start lang po kami mag-meet ni Sir Justin this year, March. Wow. March of 2019. Kasi matagal na kami friends sa Facebook. So, late lang kami talagang nagkukwentuhan, nag-usap, nag-meet kami person. Dami na siyang pinagdaanan noon. Oo, marami na. May mga sinasabi niya sa akin. Sabi ko, sige, patuloy mo lang yung mga pangarap mo, bata ka pa. Ayun. Kaya po, yun din, other than that, na nakapunta ako sa iba't ibang lugar. That's dahil right. Sa Kahamis. Wow. Naikot ko yung Luzon, Visayas, Mindanao. Wow. Na-meet ko yung iba't ibang tao. Lalong lumaki yung following ko sa iba't ibang lugar, which is nakatulong din po sa work ko ngayon, which is the social media work. Mm-hmm. Then at the same time, it's a great opportunity po na maging isa sa endorsers ng Kahamis. Yes, most especially to be the first endorser po ng Kahamis Kanjen Water. Saka yeah. Blessing din yan sa family mo. Sobra. Kasi ganun talaga yung pagka tinutulungan mo yung family mo. Hindi ka rin pababayaan, bibigyan ni Lord yung mga taong gaya ni Justin para gamitin. Nakatulong din siya. Yes po. Pag-pay it forward. Mm-hmm. So pag ikaw naman ang nandun, ganyan. Ikaw naman ang mag-pay forward. Apo. So dahil dyan, Ian, mayroon kaming mga simpleng katanungan sa pastok na sana masasagutan mo ito. Ako, ang Emma. Dahil sa pastok. Itatanong namin sa inyo. No? Meron kami nagtanong kanina. So, ito yung eh, paandi. Meron na mo ba tayong Kahamis candle? Para sa undas. Wala kami mayayap tayo eh. Kaya kandila na lang. Salamat po sa pakandila. Magamit po namin sa undas. Ayan. At syempre, maraming salamat eh, Ian, na napaunlakan mo kami sa aming show na po. Salamat din. Okay. Ito yung aming mga unang katanungan tayo. Sige po. Ayan, yan. Mabilis ha. Lakasan mo what ha. What makes you happy? Pag happy po yung mami ko. Aww. What is your hidden talent? Hidden talent? Kaya ko pagaluin yung tenga ko. Sample. Oh, patingin? Gumalaw nga. Oh, parang Chiquito lang ah. Most embarrassing moment? Embarrassing moment? Groggy ako nun sa bus. Tapos kailangan ko nang bumaba. Pagdating ko dun sa Mayagdan, at nag-slide ako. Kasi dug. Bakit inaantok ka? Inaantok ako. Sobrang inaantok. So yung mga tao na nandun sa baba, parang nakaganon sa akin. Ang gwapo yung first, malaglag. Mula dun sa first step, dumiretso ako sa baba. Buti nakahawak ako dun sa bakal. Umaandar pa yung bus, hindi na. Nakastop naman. Hindi naman. Pero yung mga tao, natatawa na talaga sila. Kasi talaga slide ako pa ganun. Okay, small, medium, large, or extra large? Medium. Bakit? Medium size t-shirt ko. Happiest moment? Nung nakagraduate ako, na nakita ng grandma ko pa. Three celebrity crush. Local. Liza Sobrano, Kayleen Alcantara, and Catherine Bernardo. Wow. International. Isa lang yun, si Anne Hathaway. Oh. Ay, iba to. Tisay or Morina? Tisay. Bakit Tisay? Siyempre, Kahamis. Oo, Kahamis eh. Siyempre, dahil sa Kahamis. Ibabalik ang malabing bukutis. Size of your shoes? Size 11. Ay, malaki. So, totoo ba yung pag sinabi nila kung anong size ng paa mo, ganun din ang size ng ano? That's for you to find out. Joke lang! Pero akala ko ito yun, sa fingers. Alam niyo ba yun? Ano ba yung ano? Yung sa fingers, yung ganun. Tapos, hawakan mo yung bilog. Hawakan mo yung pagkabilog niya. Ganyan. So, bibitawan ko pag nadidiinan na. So, ganyan daw kataba yung ano mo. Ano ba yun? Parang ngayon ko lang nalaman. Ay, hindi nyo alam yun. Mamaya susukatin natin. Sige, sukatin. Oy! Gumanong ka nga. Sige nga, gumanong ka. Gumanong ka, dali. Yan. O, tapos tatanggalin mo. O, sige na, gali. O, tanggal mo. Ganyan po daw. Hindi ko mapapanong kay mama to. Wala si direct. Nagsusit lang siya. Okay, brief or boxer? Brief. Bakit naman brief? Mas gusto kong brief. Mas gusto kong tight. Oh. Yeah. Sexy is part of your body? Sabi nila yung smile ko daw. Wow. Lights on or lights off? Yung gitna. Dim. May pa-dim. Bakit naman dim? Para ano, para romantic. Oh. Para shadow lang nakikita mo. Shadowy. Parang yung shadow nakita niya sa taas. Oh. Ganon. Ayan, okay. Sex or chocolate? Ako, diet ako. Mami! Hi, Mami! Diet po ako ngayon, so sex. Mami, sex daw!
na lang ipapapanood kayo. Ay, ipapanood namin. Ako po. Pupunta ako kay mami mo. O, partner, talaga namang napaka-kwilan ni Ian kausap. At saka ano, grounded siya. Kaya tuwang-tuwa tayo dahil siya po yung ating guest ngayon. And Ian, maraming salamat sa pagpaunlak mo sa napumunta dito sa show ko. And congratulations, ngayong isa ka ng ganap na Kahamis endorser. Kahamis brand endorser ng Kahamis. Ayan, so, congratulations. Once again, maraming salamat. And of thank course, you, partner. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank dahil you. Every time na may show ako, talagang support at nangungulit, syempre, backup. Syempre, patuloy mo akong sinusuportahan. And hindi lang sa talk show ko, kundi sa Kahamis, ang patuloy mo pa pinopromote sa ibang bansa. International. Within Metro Manila also. Correct. Ian, maraming salamat. Ian. Thank you, Sir Justin. Justin. Sana, ma-i-guest pa ulit kita dito. Sure po, why not? No problem. Congratulations. Salamat po, Miss Margaux. Maraming salamat. Ayan, thank you so much. Cantei para, já cantei berê, já cantei o tchu-tchá-tchá, pra você pisei lelê. Mas tem uma nova onda que agora vai bombar, depois do ice eu te pego, e do tchá-tchá-tchá.